Muling pagbaha sa Metro Manila at ilang kalapit na probinsya matapos ang ilang minuto lang na pag-ulan. Sinabayan pa yan ng sunog sa Caloocan. Pero hindi umubra ang ulan para mapula ang apoy. Umaaksyon si Dindo Flora. Pasado alauna kaninang madaling araw, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila. Hindi naman ito nagtagal pero agad binaha ang mga pangunahing kalsada sa Quezon City. Napaatras pati mga truck na inabutan ng baha. Ang mga residente sa Barangay Roas District nagising ng di oras. Kinailangan kasing ilipat sa mataas na lugar ang kanilang mga sasakyan. Pero may ilan pa ring inabot ng abot baywang na baha. Lahat naman po kasi ng mga karesidente po namin dito sabihan na iangat po nila lahat ng mga sasakyan po. Hindi po kasi namin kilala or alam kung sino po yung may-ari ng sasakyan doon. Kaya hindi po namin alam, hindi namin sila nasabihan. Ang iba naman, hindi na natulog dahil inabot na ng baha ang unang palapag ng kanilang mga bahay. Bahagya namang nagsikip ang trapiko sa Caloocan dahil sa gutter deep na baha. Nagkasunog pa sa isang residential compound sa Barangay 73. Ang problema, hindi agad nakarating ang mga truck ng bumbero. Malakas ang ulan, baha, naka-live video kami. Akala namin sa lakas ng ulan, baha lang. Ngayon, sa sarap na inuman namin kwento, napatingin ako sa taas. Sabi ko, ang lakas ng usok. Sabi nila, wala yan. Sabi ko, hindi, sunog sa DM. Hindi rin sumapat ang ulan, pati ang mahinang presyo ng tubig sa mga fire hydrant para agad maapula ang apoy. Nasa 100 pamilya tuloy ang napuwersang magpaulan ng halos buong magdamag. Halos 4 oras ang inabot bago napatay ang sunog na inaalam pa ang sanhi. Binulaga rin ng baha ang mga taga Makati kaninang umaga. Binuhat na lang tuloy ang ilang estudyanteng papasok sa eskwela. Ilang commuters din ang stranded dahil kakaunti lang dumadaang mga PUV. Nagmistulang kilos protesta naman ang eksena sa Bulacan. Kailangan na raw kasi ng truck para makalampas sa baha sa Marilao. Ang ilang mga bahay pinasok pa ng tubig. Dahil sa tindi ng baha, nagsuspindi na ng klase sa lahat ng antas sa Marilao. Sa ilang mga lugar na binaha, kapansin-pansin ang mga basurang nakasiksik sa mga daluyan ng tubig. Sabi naman ng MMDA, regular nila itong nililinis. Pero aminado silang kailangan nilang i-review ang kanilang protocol sa pagresponde dahil maging sila naiipit din sa traffic sa tuwing uulan. Kung mangyayari ulit itong ganito, kung paan namin re-respond yan. Kasi it's, talagang ano, no, it happened in the very unusual time na talagang nobody was expecting. Umaaksyon, Dindo Flora, News 5.